Mag-aaral ka na. Ano, dapat mag-aaral ka sa sunod na pasukan. Ha? Para paglaki mo, meron kami magandang trabaho. Nakita namin ang bahay na ito, na halos sira-sira na. Walang pinto at kumot na lang ang ginawa nilang dingding. Sira-sira na rin at halos wala nang bubong ang kanilang tahanan. Ito ang pamilya ni Kuya Jun. May apat na anak. Iniwan daw sila ng kanyang asawa. Ano po, tatay? Sumama po sa iba. Sumama na sa iba? Nag-iiyak. Tsaka pagising sa umaga. Nasa ambisyon yun. Napas ko naman po eh. Kulang-kulang ang pamilya. So, mas munang nilagay ko sa muna pang samantala para kami may matuluyan. Ano po ang plano nito ni na ano, kasi ito si Junela, panganay mo, ay nag-aaral tuloy-tuloy po. Ito si Jun Junior, itong pangalawa mong anak. Mag-aaral pa ba ito? Mag-aaral pa po sila, sir, ngayong sunod po na taon. Tapos pasukin ko po sila pilit yun. Ang pangarap po ako sa kanila. Ang pangarap po sa kanila ay maging pulis po, kaya di kaya sundalo. Para po may maganda po silang kinabukasan. To, narinig mo ha, mag-aaral ka daw. Ano, mag-aaral ka ba? Ha? Yun, mag-aaral ka ba? Mag-aaral daw po siya dito sa school ni Boss Gary. Ang School of Carpintero. Oh, yun po ang mag-aaral. Tinan mo, tingin doon si Boss Jun, oh. Kung paano gawin nilagay ang bisagra. Dito sa kanilang bintana. Ayan, matatapos na po ilalagay na yan. Hintay lang natin. Sana may pangarap pa ito si Jun. Para pag nakatapos naman si ate mo, susuportahan naman kayo. Huwag lang dagdagan na yan ha. Isa lang muna. Para makapag-focus sa pag-aaral. Kasi meron na pong isang anak, si panganay po ni ano, ni tatay. Doon po sila nakatira sa bahay na yun. Yan po ang asa. Ay, hindi pala yan. Si Sir Christian. Pag-araw-araw ka kasi si Sir Christian. Ito po yung bahay ni na, ano, Junela. Kasama po yung asawa niya. Dito sila tatay dyan sa munting tahanan nila. Yun po yung ano, inahanap niya po yung CR. Ito po ulit, ituturo ko. Lalagyan na po yan ng ano, yung may tira pang hollow blocks. Lalagyan po ng bubong. Sa likod po, yun po ang kusina nila. Kasi may mga tira pa namang yero na pinag-alisan po yung sa dati nilang bahay. Tingnan natin itong pagtatakira ng yan, dito po yung bintana. Doon po nagtataka kayo, walang bintana doon sa kabilang side. Nandun po kasi yung CR. Kung bukas po yun, ay yung amoy po ng CR mapasok po dito sa bahay. Ano, pawisan si Boss Jun, no? Thank you.
Pero hindi natin ipagkakaila, masipag talaga itong anak ni Tatay Jun. Kasi natututo siya sa mga ginagawa ni Boss Gary. Sana magbagong isip nitong bata. Mag-aral talaga siya sa next na pasukan para din sa kanyang future. Sana makaya din eh magkuha ng magandang trabaho si Tatay Jun para masuportahan. Kaya nagpapasalamat po ako kina Miss Norma Ulip, kay Miss Betty from England, and kay Miss Sally from Singapore, na tumulong po sa atin para mabuo po itong kanilang munting tahanan. At nagkaroon po ng magagamit na cellphone si Junella, yung panganay po. At makapagtapos siya ng pag-aaral hanggang grade 12. Yun, hindi po alam nung ni yung batang isa na tumutulong ay may bibigay po tayong sorpresa sa kanya. Kukunin natin dito sa motor. Hindi niya alam to. Ang alam niya, si ate niya lang ang may cellphone na magagamit naman to sa pagpasok niya. Kaya gugulatin natin. Pakit ulit kami dito sa kanila. Okay, nakati. Parang nasilip na ako ni Boss Christian. Yan, ito ba yung papasok? Kala ni Boss Jun, si ate niya lang meron. Mas sobrang sipag po ni Boss Jun. Ito yung kanyang cellphone. Oh, may cellphone ka na. Asan? Papunta ka na dito. Ay, ayaw po. Kali, halo ko lamang. Ay, bigay ko ito dito ka sa iba. Punta na din. Napakasipag po niya, nak. Simula nung paggawa ng bahay na to, naka-assist na po siya dito kina Kuya Garrett, kay tatay niya. Ano? Meron nga, oh. Akala ko yung halo ko pala, oh. Oh. Sana all daw, oh. Nakadami na kanta po yun. Oh, uli mo na. Ito nga, oh. Labas na din eh. Uy, tawagin mo nga Janela. Kala inalo ko lang, oh. Labas na. Sana, ano? Ito nga, oh. Punta na dito. Akala talaga yung na-view lang. Ereo, para sa'yo. Ah! Oh, sa'yo yan. Hindi yun yung kay ate mo. Hindi, check. Tingnan mo. Pakita mo yung sa'yo. It's a prank kay ate mo. Hindi, sa'yo yan. Kunin mo yung sa'yo para maniwala siya. Buksan mo muna. Ay, ayaw pong maniwala yun. Tingnan mo. Mahala mo si ate mo. Tingnan yung reaction nito. Tingnan mo. Oh. Oh. Sa'yo nga yan. Ayun kay ate niya. Bakit patingin nga ate? Ate Janela, patingin. Nasa na yun. Yan o. Oh, oh, yun yung kay ate mo o. Oh. O, oh, buksan mo na. O, oh, dito ka. Tingnan natin. Mayak. Mayak o. O, dito na. Buksan mo. Buksan mo. Dali. Dali. Ano yung tropa natin yun o kaloy. Tingnan. Sa'yo nga yan. Hindi kay ate mo iba yun. O, oh. Oh, kamayak ha? Wow! Wow! Oh, yan na. Oy, grabe oh. Ubran niyo niyo. Bakit ticket mo yun? Anong kay Kijin bag? Meron ba ka naman ganyan? Oy, may mga libreng. May libre pa yan oh. Libreng headset. Oh, libreng SIM card. Buksan mo na. Baka mamasi malaglag yan ha. Dandani. Baliktad. Ganyan. Ayan, maganon. Yan, tingnan po sa sobrang sipag niya. Ang dami na nung lagayan. Oh, ay! Oh, paano kay kuya? Ano mo yan? Ay, bago yan.
Ayun, maiyak niya. Grabe, grabe. Huwag ka maiyak ka. Tawag ni ate mo. Natawanan ka. Amok si muna yun. Oh, kung na, makaya na hindi nagana, ay abalik natin yun doon sa bin. Dadaw. Tingnan natin para malaman natin. Baka hindi nagana. O, abalitan natin agad. Maiyak. 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 Aba, aba. Umuksi na. Ay, grabe. Branyo yan. Kabila natin. Kabila natin ang casing. Branyo yan. Para kahit lumagsak, safe. Ayun o, oh, anong oras na? Mali pa yung oras. Alas 8 ng umaga. Ay, pahapon na ngayon. Kala ina, biro ay. Hindi, masipag po tong batang to. Kaya maraming salamat po kay Miss Norma Ulip na napasaya natin yung bata. Ito yung gusto daw niyang pag-ipunan na binigay natin. Anong gusto mong pag-ipunan sa sunod? Meron ka ng cellphone. Mag-aaral ka na. Ano, dapat mag-aaral ka sa sunod na pasukan. Ha? Meron kami magandang trabaho. Ano ang sabihin mo sa nagbigay sa iyo ng cellphone para magpumasok ka, may magagamit ka? Maraming salamat po sa nagbigay po nito. Yep! Hindi ka makapaniwala. Kaya ate mo, iba yun. Iba yan. Yan. Maraming salamat po and God bless. Napasaya natin bata kasi napakasipag naman talaga. Nilalagay na po nila yung pangsara ng bintana. Tingnan natin dito sa loob. Sabi ni June, di daw siya makakatulog mamaya. Dahil sa cellphone. Ay, dapat matulog. Nilalagyan na nila ng bisagra. Nagulat si June kanina. Kala niya, niloloko lang siya. Yung pala, meron din siya ng cellphone. Well, ingatan ha ang gamit. June, ingatan mo yung cellphone. Baka yung basag agad, ganyan. Abilhan natin yun ang casing. Abilhan natin ang casing yun para pumagsak man siya. May tempered glass na yun. Libre na rin ng teleclick. Huwag sayangin yung mga gamit na binibigay sa atin at pakaingatan. Ha? Dahil yung perang pinambili dyan, pinaghirapan din ng mga nagmamahal sa atin. Sa sobrang sipag mo, nakita nila na yung pagod mo sa pagbuo nitong inyong munting bahay. Yan yung reward. Kaya pag ikaw yung masipag, kaya mabait, may reward dyan. Lalo na sa Panginoon. Kaya, dapat hindi makalimot magdasal. Ano, John? Sigaw pa na sa sunod na aralan. Sana makapag-aral ka na. Ha? Kasi marami na rin pong natutunan ito si... Ewan ko kung puro kabutihan natutunan ito kay Boss Gary. Sana yung puro kabutihan. At saka yung mga skills niyan pagka-carpintero. Kasi sa murang edad po nito ni Jun, 13 anos, sumasama na siya sa labor sa pag-construction. Kaya napakasipag po nitong batang ito. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong po sa atin, mabuo itong kanilang tahanan, may magamit pong cellphone sa pang-module at ma-maintain yung honor na grades ni Junela, panganay po ni Tatay Jun ay kasama po sa list ng mga honor. Kaya maraming maraming salamat po. Thank you.
Thank you.